Guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po, dito naman po tayo sa ating araw-araw na ginagawa bilang isang butcher, isang matadero, tindero. Yan po, laging gumigising ng maaga. Yan, shoutout ang pala sa ating mga kapwa tindero dyan, kapwa butcher. Mag-ingat po tayo palagi mga kabaro, ano? At sa mga gusto pong pumasok sa ganitong negosyo na wala pa pong alam, tungkol sa pagkakalas at teknik sa mga diskarte sa pagtitinda, ano? Ayan, at sana ipanoorin niyo po itong ating video ngayon. Ayan, at ito naman po tayo sa ating pagkakalas at pagdi-display, ano? At ito ngayong ating baboy na kakalasin. At yun nga, ang baboy natin ay sobrang liit. Ito po yung binagsak sa amin ay napakaliit po, 56 kilos. Ayan, talo po tayo rito bilang isang negosyante, ano? Talo tayo rito, guys, kasi lamang ang buto nito, kasi konti ang laman. Talo tayo sa buto-buto nito. Alam ng mga ano yan, mga magbababoy. Kaya pagka kayo po'y nagtitinda, huwag po kayong kumuha ng mga ganito kaliit. Kasi ito, guys, amin ay talagang binabagsak lang ito. Pagdating namin, nandito na yung baboy, wala na kaming magawa kung ano man kaliit yung dumating, kaya yun yung ititinda namin. You know? At yun, para lang akong nag-ano nito, naglalaro. At nagtitinda na walang kita. Mayroon man ito, pero sakto lang to siguro pang pwesto. Paano kung may tao ka pang sasahuran, abono ka pa. Yan, ano? Ayun nga, at naputol ko na po yung ulo. At ito naman po tayo sa inati ko na rin yung baboy, para makalasan natin yung kalahati. Yan, sana may matutunan po kayo, may makakuha po kayo ng kunting diskarte sa pagkakalas. Yan po, tanggal na po tayo ng tampalin. Yan, sunod naman po natin yung lomo, guys. Dikit nyo lang po yung kutsilyo sa buto. Yan po yung lomo, guys, natanggal na po natin. At pagtatlohin na po natin yung baboy, tojoin po tayo dyan sa may pigi at 4 ribs po tayo dito sa kasim, ano? At pa islanting po ang aking ginagawa dyan, kasi ang purpose ko po dyan ay pinapalaki ko po yung liyempo, kasi yun po yung high value sa parte ng baboy, ano? Yung liyempo at saka lumo, yun po yung mataas, kaya yung liyempo pinapaislanting ko, pinapalaki ko yung liyempo. Ayan, at natanggal ko na po yung patang unahan. Ayan, at paghiwalay naman natin to, pagseparate naman natin yung baboy. Ayan, kasi sa parte ng baboy, guys, yun po ang mataas, kaya yun yung pinapalaki ko. Ayan, at paghiwalay naman natin yung yun po at saka pork chop. Kailan paghiwalay ng pork chop, guys, saka yun po ay huwag tamaan yung pinakabilog na laman, ano? Kasi pag tinamaan yun, pangit po yung pork chop natin, papangit. Hiwalay po yung balat, taba at saka laman. Ayaw ng mga customer ng ganun, gusto nila yung magkadikit. Ayan, ganyan, ano? Ayan, natanggal ko pa na po yung liyempo at saka pork chop. At dito naman tayo sa pigi. At ganito lang din po magtanggal ng buto, guys, ano, sa pigi. Yung balakang, tinatawag, paislanding po yan para hindi po masira yung ating pigi. Alagyan lang natin ng laman yung ating buto para madali po natin ibenta. At hindi rin logi yung ating customer. At dito naman tayo sa pagtanggal ng patang likuran. Ayan, yung pinakabukol na yan ay dyan po natin hiwain. Diretso po yan, paislanding, ano. Diretso na po yan sa join, guys. At ayun, natanggal na po natin yung patang likuran. Tatanggalin naman natin tong bias. Ayan, diretsuhin lang po natin yan, no? Magkabilang dulo. Ayan, dikit lang po natin yung kutsiling natin sa bias para masimot po natin yung laman. Ay, hindi ko po nilalagyan ng laman yan, guys. Gawa ng yan po yung ginagawa kong pangdagdag sa kantin, ano. Kasi kadalasan na kantin na kumukuha ay nanghihingi sila ng pangpalasa, buto. Ayun ang binibigay ko. E pagka mabili naman yung buto-buto ay ginagawa ko rin yung buto-buto, nilalagyan ko ng laman. Ayan, at dito naman tayo sa spare ribs. Ayan, malagay lang din natin lamanan para katulad din sa balakang, madali siyang ibinta. At linisin lang natin yung kasim. Tanggalin natin yung mga lamad-lamad sa ibaba, yung mga taba-taba. Yan po yung mga tinatanggal po, guys, na mga taba-taba. Yan po yung ginagawa kong panggiling, ano. Nilalagay ko yun sa panggiling. Inaluan ko rin yan ng laman para maganda. Ayan, tatanggal na po tayo ng
buto, yung karugtong ng patang pinagputulan natin. At dito naman natin tatanggalin yung paypay. Yan, hinihiwaan ko pa yun sa gitna at kinakayod ko po yung ano dyan, yung alitid. Yan. Saka ko hiwaan pa ikot. Ayan guys, kailangan putulin natin yung mga litid niya para hindi mo tayo mahirapan pag tanggal niyan. Batigas kasi yan pag hindi natin naputol yung mga litid. No? Yan. Yan, no? Kailangan simot kasi yan guys, 0-0. No? Ayan guys, ganyan lang po magkalasa. No? Ayan, sana po'y nakatulong po sa inyo, lalo-lalo na po sa mga baguhan. Ang kalahati guys, ay ganun din ang ating gagawin. Kung paano natin kinalas yung una, ay ganun din po ang ating gagawin dyan. Ayan, panoorin nyo lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all po. Sandaanin. Kalahati. Saan ka lang yung bagong palengke? Nan? Bagong palengke? Patulog mo yung kape. Laki ng baboy yung tagors. Laki ng baboy yung. Sandaanin. Sandaanin. Sandaanin o. Yeah.